ma'am. Bakit naman na ba yung ibon ko? Ay, hindi ako interesado dyan. Nasaan na nga pala yung pina-reverse ko sa'yo? Akin na. Ah, eto. Ito po. Ito na. Akin na. Ma'am, may problema ba? Bakit ayaw niyo lumapit? Ah, wala. Ito kasi, itong ibon mo eh. Pwede bang itapo? Ineb, baka pwede mong siguro i-cage o baka pwede mong... Hindi ko alam kahit saan mo siya ilagay. Kasi may allergy ako sa mga ibon eh. Hato! Kailan pa naman? Ay, basta, matagal na. Akin na! Mukhang okay naman si Marsa. Alam mo, nakita ko yung gawa niya. Safe naman. Kahit mabasa ng mga taga-kasam niyan, hindi nila malalaman kung nasa si Josephine. Uy! Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala eh. Kinikilig lang ako sa kanila. Tsaka, mukhang maganda yata yung resulta ng pagiging in love nila sa isa't isa, di ba? Sana lang. Pero kinakabahan pa rin ako. Walang maganda idudulot ang pag-ibig kung ikaw ang takda. Ma'am. Ma'am, may hinahanap po kayo? Ha? Ay, oo kasi yung ribbon nitong blouse ko, hindi ko makita kung saan ko nilagay. Hindi ko alam kung saan kaya napunta. Ano po bang itsura nun? Ganito, katulad itong blouse ko, tapos medyo manipis lang siya, tapos mahaba. Oo, eh. Ma'am, ayun po, nasa ulo niyo. Naku, itong Josephine na to talaga, alam mo? Kanina naka-idnip lang ako, pinaglaruan niya naman ako nitong Josephine na to, ha? Ma'am, huwag ka na magalit, ma'am. Bagay naman sa'yo eh. Maganda, bagay na bagay. Talaga, bagay ko. Sigurado ka, hindi ako mukhang luka-luka. Ay! Hindi, ma'am. Alam mo, trendsetter ka talaga eh. Ang ganda. Ikaw naman. Oh, ano nga pala yan? Ah, bakit? Ito po yung bagong ano. Nako, ewan ko, Mars, ha? But the way your story is going, hindi ko gusto. A love story? Eh, hindi ba adventurous ang diyosa natin? Tapos puro bata pa yung mga taga-basa. Tapos papasukan mo nitong love story mo ngayon. Are you crazy? Akala ko po nagkakaintindihan tayo na pagdating sa story, ha, ako ang masusunod kung saan pupunta. Eh, kahit saan ko naman iliko yun, babasaya yun namang babasa natin eh. Ayoko nga eh, baguhin mo to, Mars. Hindi ko gusto. Baguhin mo yung mga basurang yan. Ako, dahil akong bumubuhay sa kumpanyang to. Aba! Ang taas naman yata ng ego mo masyado, Mars. Baka nakakalimutan mo. My father built this company. At yung tatay mo, isang laos na comics writer lang na binigyan namin ng trabaho. Oo. At ang laos na writer na yon, yun ang gumawa ng kumpanyan ko. Ang kapal! Wala kayong claim sa kumpanyan to, Mars. Wala. Sige! Sige! Aalis ako dito. Tingnan kung makasurvive ka. Ha? Ano bang akala mo? Ang Diyos sa comics lang ang nag-aakyat ng pera dito sa kumpanya ko? Kakamali ka. I have a million peso contract na kahit umalis ka, hindi lulubog ang kumpanya ko. Okay. I resign. Mars! Mars! Anong tinitingin ninyo dyan, ha? Di ba? Kaya. Tagal na ako ng titis to. Baka naman pwede pag-usapan. Di ba? Nung nangyari sa amin yung Ma'am Calliope yan,
Pinag-usapan namin, naayos naman. Ikaw din naman nag-suggest nun. Josephine, iba yung sa inyo. Pababaw lang yan. Hindi mo naiintindihan yung pinanggagalingan ng away namin. Mars, kailangan ka namin dito. Hindi na siguro. Di ba may bagong investor na papasok? Doris at Torable. Hindi tayo mga problema. Nakaprovide na kayo.